Binulabog umano ng malalakas na katok kapag madaling araw ang ilang residente ng Bayambang, Pangasinan. At dahil dyan, nangamba sila sa kanilang seguridad kasabay ng mga kumalat na kwento sa social media. Saksi, si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. May kakaibang pinangangambahan ang mga residente sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Kwento ng 49 anyos na si Maria, di niya tunay na pangalan. Dakong alas 3 ng madaling araw, habang natutulog ang kanyang pamilya. Binulabog daw sila ng malakas na katok sa pinto. Ginising ko yung anak ko na grade 4 para tignan, pero hindi siya tumayo agad, ma'am. Nung lumabas siya, tapos binuksan niya, sabi niya walang tao. Bilang pag-iingat, naglagay na sila ng karagdagang lock sa kani-kanilang mga pinto. Takot din ang naramdaman ng 73 anyos na si Rodolfo nang magising sa malakas na katok ng pinto, dakong alas 3 ng madaling araw. Natakot nga ho. Dahil baka, muna nga, baka may masamang intensyon, buksan na yung pinto, mayroon nang niyani dyan sa kabilang barangay. Kumalat ang insidente sa social media, kaya nagdulot din ng takot sa iba pang mga residente. Sa investigasyon ng otoridad, nalaman na ang kumakatok sa 10 oras ng gabi, isang residente mula sa Karatig Bayan na may sakit umano sa pag-iisip. Then this person po posted this one po sa kanilang Facebook page or sa kanilang social media platform po. Then may iba pong mga kabataan na sumakay doon sa or nag-ride on doon po sa kwento na yon. Nananawagan ang mga opisyal ng Bayambang na huwag magpakalat ng maling impormasyon sa social media. Para sa GMA Integrated News, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.